Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito. Natawa tuloy ako kay Edling Gaw. Grabe naman to kung magbalita si Edling Gaw eh. Pinatawag daw ang SMNI para lang pagalitan. At pwede pala bawiin ng kongreso anytime ang prangkisa ng SMNI. Agoy, kurarat na si Kibuloy. At ito, lumabas din ang totoo na hindi nila kaya patunayan ang nasabi nilang questionable na tinatanong nila ang 1.8 million. Oh, tingnan mo itong kalukuhan ni Ka-Eric. Oh. Ay, tama lang pala kayo na pagalitan doon sa kongreso. Eh, kasama niya pa naman si Loren Badoy. At itinanggi nila na hindi daw may-ari si Kibuloy ng nasabing SMNI. Diyos ko po, tanggi-tanggihan na. So, bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po muna natin ang nasabing video. Ngayong Huwebes, ginisa ng Kongreso ang Sunshine Media Network International, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news. Pinatawag ang SMNI sa harap ng Committee on Legislative Franchises para pagalitan dahil sa isang storya o komentaryong hindi nagustuhan ng mga congressmen. Ang sinabi sa SMNI, ang ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez para sa mga biyahe, umabot ng 1.8 billion pesos. Hindi raw ito totoo ayon sa House Secretary General. Sa huli, umamin naman ng SMNI na hindi nila na-verify ang kanilang sinabi. Tanong lang daw ito at hindi isang akusasyon. Sa madaling sabi, mukhang alanganin talaga ang istorya. Pero umabot sa puntong napagbantaan ng prangkisa ng network dahil hindi nagustuhan ng Kongreso ang sinabi sa network. Malicious innuendo raw ito na kailangang imbestigahan ng Kongreso sa ilalim ng oversight functions ng Committee on Legislative Franchises. Kakaiba kasi ang Pilipinas sa maraming mga demokrasya dahil ang gustong mag-broadcast ay kailangan munang humingi ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa ilalim ng Section 1 ng Act 3846 na no person or company shall establish or operate a radio station without a franchise from the Philippine Legislature. Pero ang batas po na ito, sinaunang panahon pa, noon pang taong 1931, kung kailan wala pang telebisyon sa Pilipinas. Katunayan, ang may control sa mga broadcaster noon ay ang Radio Control Division ng Post Office sa ilalim ng Kalihim ng Commerce and Communications. Mag-iisang siglo na po, pero iyan pa rin ang batas na umiiral sa broadcasting sa ating bansa. Samantala, sa ibang demokrasya gaya ng US at United Kingdom, ang pagbigay ng broadcast license ay ministerial, hindi po political. Hindi kailangan makipagsapalaran sa Kongreso o sa Malacanang. Sa US, yan po ang Federal Communications Commission at sa UK naman ang Office of Communications. Yan din ang naging malinaw nang tumanggi ang Kongreso na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong taong 2020 sa pag-uudyok ng noo'y Pangulong Duterte. Ang SMNI naman, nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso at ng Malacanang noong July 2018 sa ilalim po ng RA 11422. Hindi lang po yan. Kalaunan, binigay rin sa SMNI ang otoridad na gamitin ang Channel 43 na dati naka-assign sa Amcara Broadcast Network na ginagamit dati ng ABS-CBN para sa kanyang mga programa bago po ito ipasara. Sa hearing kanina, ginit naman ng mga kinatawa ng SMNI na hindi daw ito pagmamay-ari ni Kibuloy. Isa lang daw siyang block timer sa SMNI. Si Kibuloy, of course, ay kilalang malapit na kaibigan at supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang nag-endorse kay BBM at Sara Duterte noong 2022 elections. Yun nga lang, ngayon ay parang umiiba ang ihip ng hangin. Si Duterte may sarili ng programa sa SMNI kung saan binabakbakan niya ang Kongreso noong nakaraang buwan sa issue po ng confidential funds ng kanyang anak na si VP Sara. Ayon sa dating Pangulo, ang Kongreso na dati niyang hawak ang pinaka-corrupt na institusyon. Ngayon,
Pwede bang bawiin ng Kongreso ang prangkisa na binigay nito 5 taon na po ang nakakalipas? Pwede. Sa ilalim ng Section 15 ng batas na yon, ng prangkisang binigay sa SMNI, pwedeng baguhin o pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisang ito basta't nasa interes ng publiko. Yan din po ay kondisyon na nakalagay sa lahat ng broadcast franchises. Kaya't sa huli, kahit dati nang nabigyan ng istasyon ng prangkisa, pwede pa rin itong habulin ng Kongreso hanggat hindi natatanggal ang kapangyarihan ng congressional franchise. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang nasabing video. Diba? Napansin nyo? Pinatawag lang pala para pagalitan ang SMNI. Eh halatang halata naman to sa pandinig ito sa first hearing ito si Ka-Eric na hindi makasagot ng maayos-maayos nung sinagaan ng tinatanong siya ni Congressman Suarez kung saan nang galing ang kanilang source. Diba? Eh halatang halata na... Kakatawa talaga yung pinatawag lang pala kayo doon para pagalitan. Ginawa kayo mga bata pala doon. So ngayon, alam na ho natin na pwede pala bawiin ng Kongreso ang nasabing prangkisa. Kasi ang Kongreso din pala ang nagbigay ng nasabing prangkisa para sila makapaglayag sa TV network. Oh, ngayon, kukontrahin nyo pa ba ang Kongreso? Aba, yan ang sinasabi namin ka Eric. Anytime pwede pala baklasin ang inyong franchise. Oh, di ba? Oh, ngayon, paano na yan ang inakusa mo dyan sa Kongreso na 1.8 billion? Paano mo yan malusutan? Paano mo yan maipaliwanag sa kanila? Eh, inamin mo naman pala na hindi ka sigurado sa nasabing source. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit ang iilan sa kanilang mga balita is napapak-check ng News 5 na fake news. Oo. Kasi hindi ho sila sigurado sa kanilang bawat balita. Hindi naman lahat ng binalita ha. Ang iilan lang ng mga napapak-check. Lalong-lalo na si Idlingaw kung magpak-check. Dabis na dabis ka talaga, Idlingaw. So yun lang ho mga ka-action, mga ka-campaign. No, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.